sa 1 Corinthians 10:13, no? God is faithful, sabi niya. No temptation has seized you except what is common to man. No? Sa Tagalog ang sabi, walang ibinigay ang Diyos na pagsubok sa iyo na hindi mo kaya. Amen. Pagsubok po ah, pinag-usapan natin pagsubok. So walang hindi na hindi kaya, no? Na pagsubok ang ibinigay ng Panginoon sa atin. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Amen? So in these cases, rescue is not immediate. Amen po ba? So kapag tayo ay nanalangin, Lord, tulungan mo ako dito sa problema kong ito. Hindi naman agad immediate yun eh. Kung nakikita ng Panginoon na meron pang nais siyang ituro sa iyo, meron pang siyang nais ialis sa iyo, meron pa siyang nais i-build up sa iyo, character mo, you will still undergo that trial. Like a gold in the fire. No? Tested by fire. Yun yung simbolo nun eh. No? So, ang sabi doon, no? In these cases, rescue is not immediate. But in due time, ang sabi doon, after patience has had its perfect work. No? Tinetest din ng Panginoon yung pasensya natin, yung pananampalataya natin. No? At after nun, mararanasan mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen. So sabi dun sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4, God makes the way of escape simultaneously with a temptation which in his perfect will and timing he permissively arranges or allows for his people. So may right time eh. Right place, right time, no? Ang Panginoon. Sabi dun sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4. So matapos na po tayo, no? Sabi dito, deliverance is often sought from evil spirits or the spirit of lust, jealousy, etc. So we need to be delivered from those kinds of spirit. No? Ano yun? Yung lust, yung mga jealousy. No? It's important to understand that as believers, we already have eternal victory over Satan. Lagi mong tandaan kapatid, matagal nang nagtagumpay ang Panginoon kay Satanas, no? Tagumpay na tayo. Amen. Alalahanin lagi natin yung tagumpay ng Panginoon na binigay sa atin. We already have eternal victory over Satan and demons. Amen. But we can be delivered from their influence in our lives by using two weapons God has given us as part of our spiritual armor in which we battle. Amen. Kasi andyan pa rin yung influence eh. Oo, na-deliver na tayo from evil. Nagtagumpay na tayo over Satan and over demons. Pero yung influence nila, andito pa tayo sa mundo. Amen, andyan pa rin yung influence yan. Sa internet, lumabas ka lang dyan, makasalamuha ka ng tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, pwedeng gamitin yun eh. To influence you, no, sa mga masasamang bagay. Amen. Kaya nga, in every day of our lives, we need deliverance. At sino makakagawa sa buhay natin nun? Our Lord. Jesus.